May nagtanong sa akin. Good day po. Itatanong po sana kung totoo po ito. Don't ignore our message. This is your last chance to cooperate with our company. Since your SIM card registration has already been imposed, this might give us enough information to reach you out, especially your exact address. Please advise your company and your barangay. We might contact them as soon as possible. Your friends and relatives might experience possible difficulty in applying for a loan in SSS, Pag-ibig, GSIS, and other government companies in case badly needed. Salamat po. Text po kasi ito ng isang ola. Ayan. Ito na naman po sila. Nagpapatawa na naman. Ito. Ano yun natin, ha? Himayin po natin itong kalokohan nila ito. Okay. Ito ho, wag po kayong ano rito. Matatakot dito, no? Kasi, ano eh, nananakot lang ho ito. Kasi, hindi naman ho nila po pwedeng gawin, eh. Bakit ho? SIM, ginamit naman po dito, SIM card registration. O, diba? Malinaw po, no, dun sa SIM card registration, no, na bawal pong ilabas ang information ng mga nag-register. Okay. Pero sinasabi po nila dito na imposed na raw po yung SIM card registration. Matagal na. Okay. Tapos, this might give us enough information to reach you out. Unang-una po, nung nag-apply kayo ng loan, binigay niyo yung address niyo. Tama po, di ba? So, bakit kailangan pa ng SIM card registration para makuha yung exact address niyo? Di ba? At, ang tanong, pupunta ba sila? Di po ba? Okay. Tapos, sabi niya pa rito, please advise your company and your barangay. We might contact them as soon as possible. Bakit kayo ho ang mag-aabiso dun sa barangay tsaka sa kumpanya nyo na kukontakin sila nung ola? Eh, di po ba? Napakalaking kalokohan. Hindi ko maintindihan kung ano iniisip nito. Hindi ko alam kung sino nag-compose nito kung ano na to, ha? Message na to, pero sablay. Okay. Ito pa, isang nakakatuwa. Your friends and relatives might natatawa ko talaga ako, sorry, ha? Your friends and relatives might experience possible difficulty in applying for a loan in SSS, Pag-ibig, and GSIS. Ito, nakatawa. And other government companies. Yung government po pala, kumpanya na ngayon. Baka government agency po ang ibig nilang sabihin. Sablay talaga itong mga to. Tsaka anong kinalaman, no, nung mga kaibigan nyo, nung mga kamag-anak nyo, bakit hindi sila makakapag-loan? Ano kinalaman nung kaibigan nyo, tsaka yung mga kamag-anak nyo, sa utang nyo? Kayo nga, oh, hindi nila mapapaano eh. Kumbaga, hindi nila mapapa-block eh. Or hindi nila, kumbaga, maaabisuhan ng SSS, Pag-ibig at GSIS na hindi kayo pautangin. Yung pangkaibigan nyo, tsaka yung mga kamag-anak nyo, napakalaki yung kalokohan nito. Di po ba? Hindi po nila kayang gawin yan. Yun nga, ito, kagaya yung sinabi ko doon sa nakalipas kong ano, bukod dito sa nakaraan, yung sa nakalipas ko pang ano, video. Hindi nga ho kayo mapuntahan sa bahay. Oh. Tapos, ipapablock pa kayo. Nakakatawa ho talaga itong mga ito eh. No? Speechless ho ako doon sa, ano, sa mga messages na ginagawa ho nila, no? May masabi lang ho, no? May masabi lang, mayroon lang silang mailabas na ano na message para kayo itakutin, no? At kayo naman po nagpapatakot, no? Huwag kayong matakot sa mga messages na ganito, ano po. Ito po ay isang way lang para kayo itakutin o iharas. Kasi yung SIM card registration po na yan is kaya ho yan na-create is para sa kanila. Isang mga ano, sa mga scammers. Diba? Para ma-identify yung mga tumatawag kung spam or illegal na number. Di po ba? Unregistered.
Kaya lang, unfortunately, hindi pa naman ho natin na ano kasi hindi pa naman nai-impose eh. So, may mga dumaano pa, tumatawag pa rin na spam sa atin, di po ba? Tapos, gagamitin pa na ano raw, pwede raw, maaari daw makakuha yung information. So, talagang mga ano to, loko-loko. Sila mismo nagdidiin sa sarili nila. Eh, bawal na bawal po yun. Bawal ho ilabas ng kahit na sino man o kahit na anumang telecom yung information ninyo. No? Ah, sila pa nagsasay. Dinidiin nila sarili nila rito eh. Diba? It's a privacy breach. So, bawal po yan. No? Tapos, eto, kayo pa mag-aabiso dun sa kumpanya nyo. Tsaka sa barangay, nakukontakin nyo yung kumpanya tsaka yung barangay. Diba yung luko-luko? O diba? Dapat yun, hindi nila sinasabi yun eh. Kung pupunta sila, pumunta sila. Kung tatawagan nila, tawagan nila. Eh, which is bawal. Sa kumpanya lalo, hindi nila po pwedeng tawagan yun. No, tapos, ano, sisiraan nila kayo, bawal ho yun. Pwede nilang tawagan, hanapin kayo. Pero yung sisiraan kayo at sasabihin tungkol dun sa loan nyo, bawal ho yun. Sa barangay, pumunta sila. Tanong, eh, entertainin ba sila? Diba? Tapos hindi pa rin makakapag-loan yung mga kaibigan nyo tsaka relatives nyo sa SS. Ano kinalaman nung kaibigan nyo tsaka relatives nyo dun sa utang nyo? Eh kayo nga hindi nila kayang ano, i-block dyan. Walang kinalaman nyo eh. Malabo eh. Hindi nila po pwede, hindi nila po pwedeng gawin. Wala silang kakayanan. Ano po? Wala silang ano, karapatang gawin yun. Ano? Well, ang advice ko lang po lagi no, is bayaran nyo yung utang nyo. No? Kasi, kasi o kagaya na sinasabi ko lagi, pagka kayo may utang, eh, kailangan pong bayaran. Ano po? Tsaka kung mangungutang man ho kayo, eh, yun lang ho kaya nyo bayaran. No? Kung asan lang ho yung disposable income nyo, yun lang po ang ano, utangin nyo. Huwag ho kayo mangutang ng mangutang. Yung tapal system, eh, wala, mababaon ho kayo niyan. Pagka ginawa nyo ho yan. No? At saka po yung ano, bilin ko sa inyo, huwag nyo na hong ano, entertainin itong mga ano, or tangkilikin itong mga hola na to. No? Kung mangungutang din lang ho kayo, doon na sa mga, ano, sa mga banko, sa financing, tsaka sa lending. No? I-build nyo po yung inyong credit history, tsaka yung inyong credit score. No? Para po makapanghiram kayo sa mga lending, financing, tsaka banko. No? At least yun, legitimate po yan. Sumusunod po sa ano, sa utos ng SEC tsaka ng BSP. Hindi po kayo makakaranas ng ano, ng harassment, no? Tsaka kung maging responsable po kayong mangungutang. Kung ano lang po yung kaya niyong bayaran, yun lang po ang utangin ninyo. Ano po? Hindi yung kaya pala kayong bigyan ng ano, ng kalating milyon, kukunin niyo, eh, hindi niyo naman pala kayang bayaran. Eh, hindi po pagiging responsable yung mangungutang yun. Kayo mismo alam nyo sa sarili nyo kung ano yung kaya nyong bayaran. Yun lang po ang utangin ninyo. I hope nasagot ko po itong tanong na to. No? At maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta sa aking mga videos. No? Naway patuloy nyo pong tangkilikin. No? At maraming salamat po sa inyong mga likes, pag-share at pag-comment po sa aking mga videos. Dahil po dito, eh, napapanood po ng iba nating kababayan at nakakakuha po sila ng tips no, sa paniningil, sa pagpapautang at yung iba naman po eh, kahit papano nakakatulong tayo makarecover no, dun sa mga inabuso ng mga OLA collectors ko no, ano po. Kunin ko na rin po itong opportunity na to no, na imbitahan ho kayo na suportahan yung iba ko pa pong social media account no, sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli. Yun lang.